salang pagtatago, pag-iingat sa pagbabawal na gamot. Okay, may karapatang manahimik at sa walang kibo. Ano man inyong mga sabihin ay maaaring gamitin laban o pabor sa inyo sa anumang korte dito sa Pilipinas. Ayun, may karapatan kumuha ng sariling tagapagtanggol o abogado. Ngayon, kung hindi nyo kayang kumuha ng sariling... Ito, pinasok namin yung iskinita. Kasi yung operatiba natin dito sa police station 3 ng Quezon City QCPD ay may operation sila dito sa looban. So pumasok tayo ngayon sa iskinita rito. Salang pagtatago, pag-iingat gamot. Okay, may karapatang manahimik kasi sa walang kibo. Ano man inyong mga sabihin ay maaaring gamitin laban o pabor sa inyo sa anumang korte dito sa Pilipinas. Ayun, may karapatang kumuha ng sariling tagapagtanggol o abogado. Ayun, kung hindi nyo kayang kumuha ng sariling tagapagtanggol o abogado, kayo ay pagkakatuhan ng ating gobyerno ng libre. Ngayon, naiintindihan nyo ba yung mga karapatan nyo na yun? Ikaw, saka na rito. Ikaw, nakaintindihan mo. Ay, natuwagan. Kuya, pwede ko po ba kayong makausap? Okay lang ba? May tatanong lang po ako. Ano pong masasabi ninyo na inaresto po kayo ng mga polis po ng ano, ng QCPD? Nahulog ba yan? No comment. Hindi, nahulog nga yan. Pero, ito, may... Anong masasabi nyo, kuya, sa... Eh! Wala rin. Ayun na. Sinubukan natin kausapin yung mga itong suspect. Makuha ng panig. Walang masabi. Anyway, karapatan naman nila kung gusto nilang magsalita o manahimik. Kuya, anong masasabi mo na hinuli kayo ng mga polis? Advice mo na lang sa mga kababayan natin na nagbabalak na pasukin yung ganitong bisyo. Wala rin. Yeah, wala. Anyway, kausapin na lang natin mamaya ang operatiba. Sandi ka pa pala. Mamaya pa si Sandong isa ko yan. Andito na rin ang ating mga, ito, ang kagawad ng Barangay Tanggansora at mga katanuran na nandirito rin sila bilang ano. Suporta sa ating mga kapulisan na ito ay nakahuli sila at nakuha yung ito hinihinala ng shabu at saka marijuana. Okay. Ito ay ano naaresto may araw po mga 5:30 raw 5:30 wala na dito. Medyo looban ito at sa paligid may mga nasa labas din, mga nakikibalita ba sa labas. Ito si Kuya Loy, first time niyang mahuli. At sabi niya sa akin, kapag makakalabas siya, eh, baka siguro magbagong buhay na siya. Anong masasabi mo kagawad? May mga kababayan tayo rito na
nakakalungkot sa panahon ng pandemya. Anong ma-advise mo? Advice ba sa mga kababayan natin dito sa Tandasora? Na, oo. Advice ko lang po sana. Kaya nilang mamuhay ng wala yan. Dapat gawin na nila kasi ang kapulisan, patulong natin sa para sa mawala yung ganitong ano? Ganitong bisyo. Oo. Sana yung maunawaanin na dapat magpapawa sila ng maayos. Hindi yung gagamit sila niya para sa sarili nila. Mm-hmm. So, ito si... Name niyo kagawan? Kagawad Richard Jeroni. Siyan. Payo ni kagawad na yung mga nagtatangkang subukan yung ganitong uri ng bisyo, eh, wag na. Kasi mahirap talagang pasukin yung ganitong bisyo. No? Tama kagawad, ano? Tama. Oo. Lalabas tayo kasi may napansin kasi ako rito yung mga kababayan natin dito na nakasubaybay ba sa mga nangyayari. Sino kaya pwede natin kausapin? Ayan. Medyo nung lumapit ako nahiya sila. Kilala niyo na nanay sila? Hindi. Anong masasabi niyo nanay? Taga rito po kayo, nanay? Hindi rin. Taga sa kabila sila. Hindi lang makadaan pala si nanay. Kayo na lang anuin ko. Yun na. Anong masasabi nyo lang na... Anong masasabi nyo lang? Ikaw kuya, anong masasabi mo kuya? Medyo mahiya yung mga kababayan natin dito. Humihingi lang tayo ng ano, ibang masasabi nila na may mga ganitong pangyayari sa kanilang lugar. Ala, mga mahihain sila. Mga kanina, mga tumitingin-tingin at nakikisimpati, kinausap natin, walang gustong magkwento. Pero ang sabi ni tatay, kapag nakalabas daw siya, ay magbabagong buhay na daw siya. So yun, paalam na tayo sa ating operatiba. Kita mo yung pinasok natin, Iskinita. So palabas na ako.